Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay mayroon pong ipapakita sa inyong recipe si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang ipapakita mong recipe ngayong araw? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay mayroon po akong kakaibang recipe na isi-share po sa inyo. Ito po ay isang exotic na putahe. Kilala po ito sa mga Bisaya na tatawagin pong lansyaw. Bakit po ba exotic? Dahil po yung pinaka main ingredient po dito ay ang ginagamit po ay yung ari ng baka. Hiniwa ko na po siya kasi titigas po ito pagka napakuluan po natin. Kaya hiniwa ko po muna. Tapos, sinamahan ko po siya ng itong karne ng baka. Depende na po yan sa inyo kung gusto nyo pong lagyan or ito po mismo yung gagamitin nyo. Ang iba pa pong sangkap natin ay itong tinatawag na sibot or tungkoy. Sa English po, ang tawag po dito ay mixed herb. Gagamit po tayo ng bawang, luya, sibuyas, red bell pepper, beef cubes, siling haba, tsaka yung sili na maanghang, tapos dapat marami pong tanglad. Tapos dilagyan ko na lang po siya ng sangig sa Bisaya or basil leaves. Tapos dahon ng sibuyas. Maglalagay din po tayo ng cornstarch. Yan, pampalapot po ng sabaw natin mamaya. Sa pantimpla natin, ground black pepper at tsaka asin. At syempre, konting mantika. Ngayon po ay magpapainit lang po tayo ng mantika dito sa ating kawali. So dito ko po muna igigisa yung ating mga sahog or yung ating mga ricados. Dahil dito ko po gigisahin yung ating mga ricados. Pagkatapos po nating nagisa ay ililipat ko po doon sa ating pressure cooker para doon po natin mapapalambot. So yan, pagka mainit na po yung ating mantika, ay pwede na po nating igisa itong ating bawang. Ito po ay isang buong bawang. Kasi gusto ko po ng maraming bawang dahil ito toasted po natin to. So hahatiin ko po siya pagka na golden brown na po to. Tapos yung kalahati ay isi-save po natin dahil ilalagay po natin mamaya sa ating sabaw. Pagka natapos na po nating naluto. Yan, huhintayin lang po natin na medyo mag-golden brown po tong ating bawang. Mas masarap po kasi pag medyo toasted po yung ating bawang. Ngayon pong ganito na po yung kulay ng ating bawang, ay kukuha lang po tayo ng kalahati. Yan, itatabi ko po muna to. Ngayon po ay pwede na nating ilagay yung ating sibuyas. Tsaka itong ating luya. Yan, igigisa lang po natin to ng konti, tapos ililipat ko po siya sa ating pressure cooker. Pagka ganyan na medyo nag-translucent na po yung ating sibuyas, ay pwede na po natin ilipat doon. Yan, patayin ko muna yung ating stove. Yan, pressure cooker po yung gagamitin natin para mas mapababilis po natin siyang mapalambot. Kasi medyo matagal po yung pagpapalambot ng ating ari ng baka. Pagka pressure cooker lang ay nasa mga 30 to 45 minutes ay okay na po. Lalambot na po yung ari ng baka. Sisindihan ko ulit yung ating stove. Tapos ngayon ay pwede ko na pong ilagay itong ari ng baka na hiniwa kanina. Nung pinakuluan ko pala to ay sinamahan ko po siya ng luya at saka yung bay leaves para matanggal po yung mga impurities na, yung mga sebo-sebo or yung mga medyo hindi kanais-nais na amoy. Yun, mabisa po yung pangtanggal ng lansa, yung luya at saka yung bay leaves. Tapos, ilagay ko na din po itong ating karne ng baka. Kahit anong karne or parte ng baka po, pwede po nyong isasama. Para kahit papano ay magugustuhan naman po nila kung ayaw nila yung ari ng baka. So ngayon ay lalagyan po muna natin ng sabaw or tubig. Tapos ngayon ay ilalagay po natin yung ating sibot or yung tungkoy. Isasama po natin yan sa ating pagpapalambot niyan. Ngayon po ay isasama ko na po yung ating tanglad sa ating pagpapalambot. Yan, mas maraming tanglad, mas masarap po. Tapos lalagyan ko na din po nitong ating beef cubes. Haluin lang po natin ng konti para matunaw yung beef cubes.
Tapos ngayon ay pwede na po natin siyang takpan para mapalambot na po natin. So, babalikan po natin to after mga 30 to 45 minutes or hanggang sa lumambot po yung ating karne. Ngayon po ay babalikan na po natin yung ating pinalambot kanina dahil 45 minutes na po yung nakalipas. Ayan, iche-check po natin kung malambot na po ito. Ayan, sobrang lambot na po. Ngayon po ay ililipat ko lang po siya sa kawali para madagdagan pa po natin siya ng sabaw. Pwede po kayong magdagdag ng konting sabaw. Depende na po yan sa inyo kung gaano karami po na sabaw yung gusto nyo. Ngayon po ay pwede na po natin siyang timplahan. Lalagyan ko po siya ng ground black pepper. Tapos asin. Ngayon, ilalagay ko na po itong ating sili na hindi siya maanghang, yung siling haba. Mamaya ko na po ilagay yung maanghang na sili para hindi siya gaanong aanghang. Pero depende po sa inyo kung ilagay nyo na po ngayon, yung mga mahilig dyan ng maanghang, pwede po. So yan, tatakpan ko po siya para kumulo. Ngayon pong kumukulo na po itong ating sabaw, ay pwede na po nating ilagay itong ating red bell pepper. Tapos, pwede ko na rin pong ilagay itong ating sili na manghang. So, ngayon ay maghanda po tayo ng cornstarch na tutunawin po natin sa tubig para mas mapapalapot po natin itong ating sabaw. Yung tawag din po pala ng mga Tagalog dito, yung lansyaw, ay tinatawag din po nila itong soup number 5. Karaniwan po kasing kumakain ng reciping ito ay mga lalaki kasi meron po pala silang mga paniniwala dito na kapag kumakain ka daw nito, lalo na sa mga lalaki ay yung parang feeling daw nila ay babata sila or lalakas daw po sila. So yun daw po yung paniniwala nila kaya gustong gusto daw po nila itong recipe na to. So ngayon ay bubuhusan na po natin siya nitong ating cornstarch na diniliyot sa tubig. Ayan, dahan-dahan lang po hanggang sa makuha po natin yung gusto natin na lapot ng ating sabaw. Sahaluin lang po natin para maluluto po yung cornstarch. Ayan, papakuluin po natin siya ulit para talagang maluluto po yung cornstarch. Tatakpan ko po muna. Ayan po, baka magtaka po kayo kung ano po to. Ito po yung tongkoy o yung sibot kanina. Yan, lumaki lang po siya ng napalambot po natin. Sobrang bango po ng ating recipe ngayon dahil po yan sa ating sibot o yung tongkoy na nilagay. Kaya po siguro sinasabi ng mga lalaki na mahilig po dito na yung lansyaw or soup number 5 ay nakakalakas or nakakabata po sa kanila. Kasi isa din po sigurong dahilin po yun ay yung ating sibot na nilagay. Kasi po yung sibot or yung tungkoy ay isang medicinal herb po yan na marami pong health benefits po sa katawan natin. Isa din po siguro yan na nakakatulong po or na sinasabi nila na ano siya, yung nagpapalakas or nagpa-feeling bata nila. Kaya gustong-gusto nila po tong recipe natin na niluluto ngayon. Hihintayin lang po natin ng konti na medyo lalapot pa po siya na maluluto po yung ating cornstarch. Pero kung ayaw nyo po pala na lagyan ng cornstarch, ay pwede na rin po. Yan, nasa sa inyo na po kung gusto nyo pong lagyan. Pero mas masarap po siya na yung medyo malapot-lapot po yung kanyang sabaw. Sa tingin ko ay okay na po to. So, ang last po na ilalagay natin itong ating dahon ng sibuyas. Pero dahil gusto ko po ng yung ating basil leaves or sanig sa Bisaya, so hahaluan ko po siya ng basil leaves kasi maganda din po to sa katawan natin. Sobrang bango po nitong ating lansyaw. Masarap po itong higupin, lalong-lalo na pagka malamig na panahon. So ngayon ay ready na po to. Papatayin ko na po yung ating stove at kukuha lang po tayo para ma-serve na natin.
Ayan po, lalagyan na lang po natin yung ating roasted na bawang kanina. Ayan, itatoppings po natin sa ibabaw. Ayan po, ilalagay ko na po yung ating roasted na bawang. Ayan. Ito na po ang ating finished product ng lanchaw na ginawa po ni Mama Yeps. Sana po ay subukan nyo ang recipe ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share po kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, Mabuhay!